Hello mga Karganics! Magandang araw po! Ayan, ito yung mga dahon po ng begonias. Iba't ibang varieties po for propagation. Ayan. So ito po ay si Pigskin, si Voodoo, si Confetti, si Inca Flame, Tapeta, nakalimutan ko kasi bagong dating po kasi ito. Ito ay si Cosmic Candy, si Alaska Creek, si Red Kiss, si Supernova, so Hybrid Magma, The Elegance, ayan, The Elegance po yan, maganda po, pink or medyo purple. Ito ay si Pink Pop, si Anulata, si Fedor, si Silver Cloud, si Escargot, si McLaughlin, nakalimutan ko yung name ito kasi super dami yung dumating kasi ito ay si Alaska Creek kaya hindi ko masyadong ma-identify kasi bagong collect ko lang. Ito po ay si Green Harmony. Parang mahirap kasi yung name nito. Takosogi. Ano, i-update ko na lang kayo. Basta parang ganun, Chukagi. Parang Chukagi. Ganun. Basta yung iba itanong ko pa sa supplier ko. Ito ay Red Ball. Ayan. So, ang dami kong mga begonias na na-collect. Kaya, laking basta salamat ko sa Diyos. Kasi nung una, halos naubos yung bagong bili ko na mga begonias. Lalo lang yung Fireworks, Macarena, yung Green Sumatra. Basta madami pa yung namatay. Lalo na yung April, halos mga 10,000 yung nabili ko. Pero, konti lang yung natira. So, ito po yung mga begonia ko. Ayan. Ang ganda ng mga kulay. So, mga stable na po sila dito. Pero, ito po yung mga bagong dating. Na-unbox ko po kahapon. Tinry ko lang po kung maging okay sila dito. Kaya lang, paibabaw yung weather. Medyo uminit, tapos umulan na naman. Sana ay maging okay sila. Pero naka-garden net po sila ng 90%. Tapos may structure dyan. Tapos, doon po sa kabila ay may mga puno ng niyog. At dito ay may halaman. So, hindi po talaga sila masyadong maiinitan. Ito lang po, filtered na sunlight. So, maganda po kasi pag medyo maarawan po yung mga begonia kasi lalabas yung mga magaganda nilang kulay. Yung fertilizer ko nito ay organic. Bali yung katas ng kamote, yung dahon po. So, ayan po. Kasama po nila yung mga philodendrons ko. Ito ay si Pink Princess. Ayan, apat yung pots. 1, 2, 3. Ito yung pinakamalaki. Si King Marble, okay. King Marble Princess. Dito naman ay si Thycons. Bagong labas na dahon. Ang ganda po. Ayan. So, ito na po yung nagiging nursery ng mga halaman ko. Sana po ay mabuhay talaga sila dito. Kasi yung place dito ay tinatawag na Little Baguio. Yung
hindi masyadong mainit at dito po ay malamig na area. So yung napropa ko po na mga dahon na itinanim ko na po ay dito. Ayan. So nagtry lang po ako na dyan sila itanim. Pero effective naman po kasi ayan, may tumubo na. Yung isa din po ay patubo na rin po yan. So, sana po ay magtuloy-tuloy po yung mga begonias ko na dadami po talaga sila dito na area. Yung mga philodendron ko na doon ay okay na okay kahit walang garden net po. So, dito po ay may bubong. So, medyo konti lang po yung tubig ulan kasi paborito talaga nila yung tubig ulan. Kaya dyan ko sila nilagay para madiligan sila yung galing doon sa taas, pero konti lang po para hindi po sila malusaw. So dito po tayo sa aking mga Prince of Orange. Ayan, iba yung kulay niya, naging darker po kasi exposed sa araw. So ito po ay si Daing Amporn. Ito ay si Orange Marmalade. Si Red Sano, ang ganda. Grabe. Red na red. So panay yung pagtubo ng kanyang mga dahon dito. Ito rin ay si Red San. Baby pa siya. Naka-attach pa siya sa mother. And then ito po ay si Cherry Red. Diba? Grabe yung kulay niya. Pulang-pula. Ayan. Ito ay si Black Sun. At ito ay si Orange Juice. So, ayan. Red na red si Rose. So, laking papasalamat ko talaga sa Diyos kasi kapunta kami dito, na-assign si Hubby na parang nakikita ko yung future ko na makaparami ng mga begonias dito. So, never give up lang talaga. So, ito po yung mga strawberries ko po. Ayan, 4 na pots. Yun lang. Keep on praying po talaga. Pag ano kasi, gusto mo talaga yung bagay, kahit ano, anong balakid po ay dapat ipursu mo. Kasi darating yung time na maging successful ka. Kailangan mo lang ng prayer, hard work, sacrifices, faith, na kakayanin mo talaga, and perseverance. Huwag ka lang mag-give up kasi may Diyos tayo na nagre-reward sa ating yung ano ba, labor. Yung hard work natin hindi masasayang. So balik tayo dito. Kailangan ay maitanim na natin agad-agad ito kasi medyo malalanta na sila. So, kailangan nila ng tubig ulan. Yun ang ginagawa ko. Babasain ko ng tubig ulan. Tsaka ko sila itatanim mamaya. So, gagawa lang ako ng potting mix. Nakita ko sa YouTube, ang ginagamit niya ay coco dust. Yung pinong-pino na coco, yung coco fiber po. Ang gagawin ko po ay gugupitin ko. Tapos, yung sabi niya, nilagyan din niya ng ipa ng palay. Pero, hindi po available dito. Pero, itry ko pong itanim siya sa coco dust. Katulad po ng mga anthurium foliage. Nilalagay po sila sa mga coco dust para mag germinate po sila
tapos magkaroon ng mga roots. So itatry ko talaga sila na ano yung pinakahiyang nila. Kasi ito po, ayan, unti-unti na pong sa dito nilagay ko sila. So may tumubo na konti. Medyo maliit pa lang. Ayan. 1, 2, 3. So may tatlong puno na dyan. Akala ko po ay malalanta na po talaga sila ng tuluyan. Pero nagkaroon po ng suloy. Ayan. So, sana po ay magtuloy-tuloy. Pero ito wala pa. Ayan si strawberry shake. So dito may tumubo na talaga. May nakapat. Ayan. Medyo malaki na po siya. Tiyan. Yan po ay si Shade Angel. Tapos, ito ay si Super Curl. Ayan. So, yan po ay medyo matagal po. Parang maliliit, sobrang maliit po yung dahon. Baka mga next week, medyo lumaki na po yan. So, ito po ay mga kalatea ko. Under observation din yan kasi medyo napuputikan kasi yung mga dahon nila. Depende na, baka ilipat ko po. Ayan yung mga snail. Ang liit ng snail. Ito yung sumisira sa mga dahon. Pinakain nila yung dahon, kaya titirisin natin. So, uminit na naman. Umulan, uminit. Ayan. Sana ay maging okay yung mga plants kahit umuulan, umiinit. So, that's all. Salamat mga ka-organics. See you on my next video. Ingat kayo palagi and God bless you all. Bye-bye.